If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. North, south, east, and west. Happy Sunday to everyone. This is Gilbert Lopez Martiricaso. You are on YouTube. Pinoy Rab YouTube channel. Sa segment na Good Morning Davao. Nakasakay ta ron, taxi, bounding to Matina or Bangkal. La Escuela Bangkal. Sunday na to, na routine na siya. But of course, siyempre, nagsakay ta ka rin sa taxi nga, what's your pangalan sa taxi, sir? Ronel Perplanca, sir. Ronel Perplanca, nga taxi. O niya, ang pangalan po sa driver? Ronel. Iyahan taxi. Nasakpan ang driver, iyahan taxi. Well, fortunate na nga nakasakay kita ka rin sa, we are so fortunate, change na to ang language ha kay, para makasabot ang mga Tagalogs. Okay, nakasakay tayo ngayon sa sasakyan ni Ronel, no? Sarili niya sasakyan to. Right, okay. So, good morning, Sir Ronel. May buntag. Good morning po. Sir, yung pangalan ng sasakyan po ay pakapangalan mo. So, may possibility na ikaw ang may-ari. Hindi. Nag-arkila lang, Sir. Okay. So, nagkataon lang na pareho ang pangalan. Pangalan mo at yung taxi na ito. Mga kaibigan, na kasanayan na po natin na every Sunday po nakikipag-usap tayo sa mga taxi drivers while we are bounding to Bangkal, no? At syempre of course katatapos lang ng kadayawan sa Davao, medyo mainit-init pa rin ang kadayawan sa Davao kasi maraming mga nagse-celebrate. Ang lagi kaya ng pa-premyo nung indak-indak sa dalan is 1 million. 1 million yata, 400,000 o 1 million. Malaki na yon, mga kapatid, mga kaibigan, mga kakampi. Lahat na lang ng kabraso. No? Okay. Si Sir Ronel po ay lumad sa Davao or hindi? Hindi. Dayal up. Saan po ang inyo? Surigao, Tandag, sir. Ay, tanda. Eto, Surigao na naman. Tandag. Guys, last week, Surigao yung ano natin. Surigao yung nasakyan po natin. Okay. But of course, kung Surigao, Tandag, magkaiba po yung ano nila, sigurado tayo na magkaiba po yung reason nila kung bakit dito sa Davao sila huwag ka pong mag-alala, sir, hindi tayo magtatanong ng mga personal na mga mga related lang po sa trabaho. Pinahinto talaga tapos nag-marcha pa patawid. Alright, so tanong, sir, ilang taon na kayo sa Davao? 9 or 8, sir. 8 to 9 years. The same taxi pa rin ang pinagmamaniho po ninyo? Taxi lang. Taxi talaga. Wow, taxi lang. So ibig sabihin nun, mga kaibigan, mahaba-haba po ang kanyang karanasan sa pagmamaniho po ng taxi. Ilang beses ka nang nakalipat ng company? Pangalawa pa lang. Wow. Sa loob ng 7 hanggang 8 taon, 2 employer pa lang po ang kanyang napuntahan o na kung saan siya nakapagtrabaho. Bago lang ko dito, mga 3 months. Wow, 3 months. Okay. So, sa 3 months po ninyo dito, sir, ano ang kaibahan? Sa dati? Pareho raman. Kaso lang, ganing karon, bibali lang po ko, ganang plan ko. Okay. Maganda yon. Maganda yon. Yung meron tayong mga tinatawag na nakaipabuton ba? Yes, meron kang mga plano sa buhay. Maganda yun, mga kaibigan, inspiring yun. So eto ngayon yung tanong, kasi alam niyo, mga kaibigan, bihira lang ang mga driver na ganito ang mga pag-iisip. Kasi yung mga driver talaga, sabihin nila, driver na lang talaga ako. Hindi po. Driver ka ngayon, maaari ka maging may-ari ng sasakyan na yung dinadala. Di ba po?
Oh, puhon. Someday pag matapos. Ilang taon po ang car plan mo? 20 months, sir. 20 months. Wow. Sir, maaari bang malaman kung magkano yung monthly ng sasakyan na binabayaran mo? Ano? 1,000 per day. Wow. Tapos maintenance 100, benefits 100. Waseng araw-araw cinta. Wow. Mahulog 1,280. 1,280. Ang adlaw. Per day talaga dapat meron kang ganyan. Tapos nakakakain pa naman po din. May naiwan pa, may natitira pa para sa pagkain. Ano lang po? Buhay-buhay lang, ano ba? Buhay-buhay lang. Pero imposible tayo na hindi mabuhay, sir, no? Basta kikilos lang, di ba? Basta managamot lang, sir. Basta mag-ano lang, magpupursige lang, kugi lang. Sa amin kasi, mga kaibigan, yung pagkugi, paningkamot, pag magsumikap ka, wag lang magtatamad-tamad, ganun po yun. Kapag ka nagtatamad-tamad ka, hindi ka mabubuhay talaga. So, ang kaibahan dito sa Davao, bakit naisipan nyo po na sa Davao kayo magtatrabaho? Eh, sa Butuan naman, Surigao naman po kayo. Kasi dito, parang okay yung, ano, panginabuhi ba? Maganda ang manghanap buhay dito sa Davao. Wow. Totoo naman talaga, kasi ilang beses na tayo nakapag-interview ng ating broadcast dito sa YouTube. Ang mga taxi, pangalawa na ito siya sa ating nasakyang taga Surigao. Yung iba hindi natin natanong kung taga saan sila. Pero ito, pangalawa po natin ito. So maganda talaga ang Davao kasi ang opportunity, mga kaibigan, marami po dito. Kung tingnan mo lang sa paligid, ito parang ano ito, alternate road ito, yun ang parang coastal pero alternate na siya. Marami dito man, nandito madadaanan po natin yung VXI, no? VXI. Ito yung call center ng VXI, nandito po yung sa kabila. On my, ano, ito yan, ano, VXI po yan. Tapos, dito naman po tayo sa kabila. Yan po, LTO po yan. O, makikita natin, LTO po yan, ha? O, di ba? So, ganun lang, mga kaibigan. So, marami talagang opportunity. At saka, hindi lang dyan. Dito sa Davao City ngayon, mas lalo-lalo na, ang dami talaga mga call centers, maraming mga businesses po na nag-open. Marami po talaga ang, ano, talagang tawag niya pa, naambunan talaga ng mga blessings, no? Ang importante lang, mga kaibigan, sikap. Magsumikap talaga. Huwag yung aasa sa iba. Kasi mayroon iba kasi na umaasa din sa ibang tao. Anyway, kung umaasa, dapat pinagtatrabahuan. Kasi para naman may pakinabang. Sir, may pamilyado po. May pamilya lang. Love life lang ka. Okay. Ah, okay, love life na. So wala pa kayong anak? Meron. Ah, meron. Ah, ibig sabihin nun, single father ka. Single father. Single father, wow. Single father. Parang single mother. So may mga single mother din. So fling-fling lang relationship. Maganda po yun. Maganda yun kasi mahirap din talaga magpatali po, ano? Pero wala pa kayong anak? Wala pa. Wala pa. Okay. Sa Davao City po, ano yung mga pagkakataon na masasabi niyo talaga na dito na talaga ako sa Davao magsi-settle down? Siyempre, kauna na pagka dire na ba anak ko, nga murag dire na ka mabuhay ba anak ko? Oo, iisipan talaga yung mga kapatid. Pero kung makita mo yung opportunity dito sa Davao City, talaga makapag-decide ka talaga na dito na talaga ako. So mga instances po na niiwanan kayo ng mga gamit ng mga pasahero, ilang beses na? Marami na, sir. Ginauli na ako, sir. Okay. Sa pamamagitan po ng directly sinauli sa may-ari o directly pupunta sa opisina para i-report o sa polis? Magdepende sa sitwasyon. O na-contact dani mo. Wow. Direct na. Okay. Pag-delay sa opisina. Ang pinakamalaki po na bagay na naiwan dito sa taxi o sa ibang taxi company naman. Hindi lang dito kasi 3 months pa, di ba? Oo. Wala pa. Ay, na pinaulian eh. Ah, meron na? Oo. Wow. So dito muna, ano yung naiwan sa ila? Cellphone. Okay. May gani kay Gi. Ang pasahero nakakita.
Ah, okay. Oh, yuli sa pasahero. Binigay po sa'yo. Oh, maganda yun. So, oh. Salamat dun sa pasahero no na. Yung ibang pasahero pa yun, wala Manila, na. Manila rin. Mm-mm. So, masaya yung ano, masaya yung may-ari na nauli, nasa uli sa kanya. May binigay naman po. Oh, binigyan 300. Wow. Siyempre, pang-gasolina po. Pang-gasolina po. O, pang-effort mo na mabalik sa iyo. Maganda na yun. Maganda yun. Sa ibang company, sa ibang company, ano yung pinakamalaking bagay na naiwan sa iyo? Yung pira, 12K. 12K, wow, malaki-laki rin yun. Sabi na yun nga, hindi na niya makikita. Sa cellphone lang yun, gi-contact na mo kasi walang number ba. Okay. Buti na lang, nakita niya, ano? So, importante mga kaibigan, bakit po natin tinatanong ito sa mga drivers? Kasi gusto po natin i-establish na hindi po lahat ng mga drivers, mga kapatid, mga kaibigan, opportunista. May mga ilan-ilan siguro, pero mostly talaga, yung tinatawag na Davao City is the most tinatawag na friendly city, no? Safest city. Tama po yun, no? Tama po talaga yun. Na safe talaga, at saka friendly talaga. Kasi ang iba, iniisip nila na pagpupunta sila ng Davao, para mapupunta sila ng gera. No? Yun talaga ang mga ano eh, when I was in Manila. Merong mga bagay-bagay na ang tingin nila sa lungsod ng Davao ay kabuuan po ng Mindanao. Na may gera, may mga patayan, ito ganun. Hindi po. Wala peaceful. Ang lungsod po ng Davao ay napaka-peaceful. Lalo pa hinawakan ito ng mga Duterte noon. Ngayon din naman, of course, ating butihing mayor Basti Duterte kahit saan sulok dito sa Davao po, nako, talagang mapapalo ka talaga. Talagang umiipik po dito yung kamay na bakal kasi naman po ayaw ng ating dating pangulo na may mga taong ganyan, pinapalayas nga eh. Sabi pag hindi kayo titigil diyan, layas na kayo dito sa Davao kasi talagang makakatikim kayo. So ganun po, ganun. So 12,000 pesos mga kaibigan. Kung ikaw po ay nasa kagipitan, ewan ko lang kung ano rin ang gagawin mo kung ikaw ay napag-iwanan o nagkataong naiwan ang isang bagay sa iyong sasakyan. Yung mayari hindi na makapinwala na makita pa niya kasi inaanap niya sa loob eh. Oo. Ganun yun. So mga kaibigan, rest assured po pag nandito kayo sa Davao City. Lalo pa yung mga hindi taga rito, yung gustong mamasyal. Totoo po yung mga nakikita nyo sa ano. At pinapatunayan po namin na ang lungsod po ng Davao ay talagang child-friendly, napaka-hospitable ng mga tao po dito, friendly yung mga tao. Of course, pangkalahatan friendly naman talaga ang mga Pilipino. Ang ibig ko pong sabihin ay hindi po kayo, hindi po kayo panghihinayangan, no? Kung sa Bisaya, dili mo magmahay, no? Hindi nyo pagsisisihan na makabisita po kayo dito. Marami tayong mga tourist site po dito na ma-enjoy nyo talaga. Sir, sa mga tourist spots po, ano na ang lugar na napuntahan mo? Kapatagan, Eden. Okay, Kapatagan muna. Kapatagan. Anong meron sa Kapatagan? Marami. Okay po. Ano ang meron doon? Mga tapo. Okay, makikita mo mga tapo doon. Ano pa? Basta marami pang iba. Marami. May mga swimming pools doon ng mga resort. Oo, resort. Okay, maraming resort. Yung Kapatagan po mga kapatid. Tsaka Pugno doon. Malamig talaga. Malamig. Yung Kapatagan kasi mga kapatid, ano yan? Sikat na tourist destination yan kasi may mga ano doon eh, may mga privates eh, may mga commercials po na mga resorts talaga doon. Dadaan tayo sa ano, pag Digos ka, hindi pupunta doon sa Cotabato kundi dito sa ano, tama ba ako? Pagensan? Pagensan. Pagensan na ano? Pagensan, Cotabato. Paganyan. Bukidnon. So, ganun yung ano mga kapatid, no? Na kasi napagawi din tayo doon. Nakalimutan ko lang kung anong resort 'yun. Maganda, may swimming pool, napakalamig. Ang daming pong fogs, no? Kapag kahit na tanghaling tapat, malamig talaga. So maganda yung Kapatagan. Okay po. Yung isa sinabi mo kanina, anong lugar po 'yon? Eden. Sa Eden naman kami hindi pa napagawi doon, ulo taga Davao kami, pero kumbaga kung sa lingguwahe po natin tuyoon. Dapat sasadyain mo talagang puntahan doon, hindi lang yung para bang kasi hindi po talagang ano po siya, isolated na lugar. So pero ang marami pa dito sa Davao, sir. Marami.
Philippine Eagle? Yes, Philippine Eagle. Isa po yan sa pinagmamalaki natin. Isa po yan sa pinagmamalaki natin. Nung pupunta ka ng Kapatag, nung pupunta ka ng, ano, ng Eden, sa harap naman yan, o sa kabilang bundok naman, nandun yung naka, nandun yung bagong resort na Tiki, Tago ba? Tago, Tiki. O Tiki, Tago. Isang resort po yun na napakaganda. We've been there nung in-invite kami ni Pastor ano, Arlene na mag-conduct ng music workshop sa kanilang music ministry at ipinasyal kami doon. Napakagandang lugar. Maganda po magkape doon. Maganda magkape. Overlooking. Chocolate. Overlooking. Yun ang pinagmamalaki nilang inumin doon eh. Chocolate. No, napakasarap. At saka naaangkop po sa panahon, sa lamig ng panahon yung chocolate doon. At saka palaging basa po yung mga dahon doon kasi fogs nga. So, okay. So, pero personally, napuntahan mo na talaga yung hindi ka nagmamaneho or yung nagmaneho na. Nagmaneho. Hindi mo na, hindi mo pa napasok. Sa Bruce lang, nakapasok po sa Bruce. Uy, saan ba yung sa Bruce, sir? Kapatagan. Kapatagan. Yung Eden, Philippine Eagle. Ah, dito sa Malagos po yan. Sa Bruce. Kasi ka talaga yung sa Bruce, no? Yung Kapatagan. Kapatagan. Kasi yung napuntahan po namin doon sa private, ano? Private na bahay po yun, na may swimming pool. Napunta kami doon o naka-rent kami doon kasi kaibigan ng kasama namin yung may-ari. Referral. So hindi po pinapaano talaga yon. Hindi commercialized yun. Kaya nga nakapunta kami doon. Anyway, 7 to 8 years ka na dito sa pagmamaneho ng taxi. Bakit hindi nyo naisipang mag-jeepney? POJ? Okay, na sanayan ko. Ah, okay. Nakasanayan na po. Nakasanayan na po. Okay, nakasanayan na po niya. Na taxi talaga siya. Okay, sir. May sarili ka na bang bahay dito sa Davao? Oh, squatter area. Saan banda po? Dira sa Dapsa. Dira sa Grabahan Pasulod. Dapsa, Grabahan Pasulod. So dito sa Bangkeruhan. Oh, Bangkeruhan. Dapsa, Grabahan Pasulod. So dadaan ka ng UM. Oh, UM. Okay. Papasok doon. Papasok doon. Okay. Okay, Dapsa. Bakit Dapsa? Pero, kasi kilid sa ba eh. Pero nag-board. Ah, Daplin sa Sapa. Nag-board ko dire sa ano, sir, kasi straight na biyahe eh. Oh, okay, Nag-board ko dire sa Bangkal. Nag-board ka na ngayon sa Bangkal. Pero sarili mo bahay yung sarili, sa Dapsa. Sarili, wow. Maganda yun. Maganda yun, mga kaibigan. Tanyo, simpleng ano lang, simpleng pangarap, simpleng ano, pero meron siyang sarili niyang matatawag na kanya. Although, rights pa lang andon. Pero alam niyo na, kung hindi ka marunong dumiskarte, wala ka talaga mapapala. Ang dami po, sir, to tell you, sabihin ko sa iyo, may mga ano dyan, may mga tinatawag na hindi naman pag-attacking personal, no? Pero sabihin natin mga professionals na lisensyadong mga inhenyero, pero wala pa rin bahay na sarili hanggang ngayon. Nagre-rent pa rin. So mga kapatid, I do believe really sa tinatawag na diskarte po ng tao, no? Na kung hindi ka talagang, ayaw mo talagang i-discarte yung ano mo, i-discarte yung tawag dito, kung ayaw mo talagang i-discarte yung gusto mo mangyari sa buhay, magkaroon ka ng bahay, magkaroon ka ng sasakyan, wala po, po talagang mangyari. So pinapakita ko po mga kapatid, ano itong kanto na ito, sir? Matina, Ikulan. Matina, Ikulan Crossing, no? So Diversion Kimpo Road. Boulevard. Kimpo Boulevard. Kimpo Boulevard. Oh, Kimpo Boulevard. Yan po mga kaibigan. So yan po, ganyan po, Matina, yan. Matina Road po, yan. MacArthur Highway. MacArthur. O, papunta po tayo ng crossing kasi pabangkal po tayo. Hindi na po tayo diretso noon sa unahan pa. Kasi sa crossing, meron pong, ano dyan, pupunta doon tayo sa Tulay. Kasi sa La Escuela po tayo. Ganun po mga kaibigan. Kailangan lang talaga mangarap. Sir, sa pagiging driver, siguro naman, napakahaba na talaga at napakaraming karanasan. Hindi lamang po sa mga naiiwang bagay, kundi pati na rin po sa mga, alam nyo na, ugali po ng mga pasahero, sir. Marami. Natanan. Ano po yung pinaka-worst na naging pasahero mo? Yung mga saba ba yung... Ah, pinapagalita ka? Galit? Sabiha ka nga. Ba't dito kami, ano? Idadaan? Idadaan nga, traffic. Ah, okay. Mas malaki daw ang ano nila, mabayaran. Pero hindi nila alam, logi, malulugi bisa. Totoo yan, yung driver kasi kapag ka matraffic, ang laki pong mawawala noon. Uras. Oh, uras.
Ganun po yung mga kaibigan, baka akala nyo na kung saan, pag na-traffic talaga ang driver, malaking kawalan po yun. Okay. Oh. Ano naman po yung magandang nangyari o magandang masasabi mong napakadabis na pasahero? Yung nagbibigay ng tip. Napaparinggan tayo mga kapatid. Maganda yung nagbibigay ng tip. Talaga naman. Oh, dito tayo sir ha. Sabihan mo na lang, balik-balik lang ma'am, sir. Meron talaga mga pasaherong ganun po. Lalo pat masaya sila na nakasakay dito, sasakyan mo, tapos very accommodating ka, makakausap ka talaga. Mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa Matina Square, center point po ng Matina. Center point po yan. Yan po ang ano ng center point. So yan po sa harap is flyover. Sa NSA mo sir, no? Oo, NSA kami. Pero sa tulay tayo dadaan doon. No. Okay. Ano po yung mga kaibigan? So papasok tayo, kita nyo yan. Papasok po tayo ng Matina Aplaya. Papamatina Aplaya po yung highway na yan. So ganyan po. Ayan po na ang mga ano dyan. So meron din, busy na rin dito eh. May Mormons na rin. May dalawang public school dito eh. Osmeña at saka ano, tawag dito, Matina Crossing na ano. So mga kaibigan, ganun lang ang buhay. No, may mga pasahero talaga na masusungit. May mga pasahero naman na very friendly. At saka may pasahero naman na mula nung sumakay hanggang bababa, hindi na nga magtatanong eh. Bibigay lang ng pera para magbayad. Wala talagang sinasabi. Sir, nangyari na po sa'yo yan. Pasahero na hindi talaga nagsasalita. Meron. Meron talaga. Kasi naka-headset. Naka-headset! Ayaw makipag-usap. Okay. Naka-headset. Yun din ang problema minsan, no? Kasi pag naka-headset, kaya ayaw makipag-usap. So yung communication po, hindi na siya nagsasabi. Tinitignan na lang po yung ano? Tinitignan na lang po yung mitrohan. Kung magkano yung babayaran, tapos magbibigay na lang agad ng pera. Ganon po, ganon. So wala tayong tayo, wala tayong kawalan doon. Ganon so, talaga ang buhay. Kasi tanongin mo, hindi sumasagot kasi na, hindi ka narinig. Oo, hindi ka narinig. So ibig sabihin nun, walang problema yung kahit na ma-traffic, sir. Walang problema, hindi yung nagreklamo talaga. Basta yata ang complete address. Bahata yung complete address. Ganon po yun, mga kaibigan. So ang dami talaga magagandang bagay, no? Mga kwentong ano, tawag ba dito? Kasi may kwentong barbero eh. Kwentong pahinanti ba tawag? O, kasi ang pahinanti ba is helper? Ay, hindi ko rin alam. Kwentong chuper. Ah, yes! Kwentong chuper. Ang dami. Ang dami po, you bet. Natumbok mo. So that is ano, mga kwentong chuper po na ano talaga. So papasok po tayo dyan. Right turn. Ganun po mga kaibigan. So ang sa atin lang po ay salamat naman po at may mga pagkakataon po tayo makausap sila, no? Pagkakataon na rin natin itong magkaroon ng exposure yung mga driver. Ano uli yung pangalan mo, sir? Ronel Torrefranca. Ronel Torrefranca. Wow, ang ganda pangalan. La Espanyol. Torrefranca. Ah, ito papasok na tayo. Tulay po ito mga kaibigan. Ayan, pababa po 'yan. Ayan, pababa po 'yan. Pababa, okay, ganyan po. Sa pababa po, salamat na lang may tripod tayo. Pwede natin pag-ganon-ganon yung camera. Ganon, at saka mabibigyan po natin ng ano, no? Na, wala kayong, pero mayroon kayong radyo, sir. Pinatay mo, okay. Uy, sayang, baka may pasahero na. Ano? So, salamat naman, tingnan nyo, may radyo pero pinatay. Para lang ma-interview po natin siya. Kompromiso po ito mga kaibigan kasi pinatay yung radyo, malaking babayaran natin. Ganyan po talaga. So malapit na tayo mga kaibigan. Sir, ano pong maaring mensahe ninyo para sa mga pasahero po? Mahirap ba na tanong po? Mahirap. Ano ang gusto mong sabihin para sa mga dabawin nyo? Kasi, ang importante lang sa mga pasahero ka hindi ang yung Bisaya sir. Bisaya lang. Ano lang, magbayad lang pagbaba. Dili. Yung magsakay kailangan kuan lang. Kung saan kayo pupunta, sabihin lang. So kailangan U-turn tayo diyan. Address, hindi yung building. U-turn tayo sir. Okay.
Ano yun? Ano sa daw to? Ha, sabihin lang ang? Complete address, hindi yung building lang. Ah, okay. Pinaka-importante sa... Well, para naman magkakaintindihan po kasi meron naman sinabi, uy, sa ano lang kami ha? Sa UNESCO building. Saan po yun? Tama po. Tama po siya. So, ganun mga kapatid, mga kaibigan, ha? Please, tawag dito. Please support our drivers kasi mahirap din naman talaga magmaneho. At saka, sa mga panahong ito po, kailangan magiging friendly. Okay, yan, bukas na po yung gate. Sadya na tayo sa tabi, sir. So, dito na po tayo. Dagan kayong salamat, sir. Ito po si Gilbert Lopez Martiecatso sa programang Good Morning Davao. Dito sa Pinoy Rab YouTube channel. At meron tayong 211. Okay, hawakan mo muna yan, 50, sir. Okay, tapos wala talagang barya. So magbubukas po tayo para ano. Pasensya na kasi pang bill po ito ng ano eh. Okay, 1 2, kinukuha na po natin. Huwag mo nang suktian po. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat din po sa time mo, sir, kasi guys, see you po. Yes. Thank you. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.